Hello, mga kasaltik! This is Madam PTV. Kamusta kayo dyan? May mga saltik pa ba kayo? Oh, ito na naman tayo today. Buhay na naman. Yeah, woohoo! Yeah, yeah! So, ito po ang ating reading for Fire Sign. Aries, Leo, Sagittarius, anak, kamusta na kayo dyan? Namiss ko kayo. Anyway, itong ating reading for today, punong-puno na naman ang kabaliwan. Kung ayaw mo ng mga baliw-baliwan reading, meron tayong ibang channel, Jusme, nagkalat yung mga matitinong reader dyan. Dyan kayo, okay? Kung gusto niyo naman ng ito, medyo good vibes lang. Oh, ito na, alam niyo na ang gagawin. Subscribe, ano? Subscribe muna. At yung comment, nagbabasa ako ng comment. Hindi nga lang ako pala heart kasi alam mo na yung problema ng daliri ko, ha? Medyo, oh. Medyo lumalagotok eh. Masakit. Ngayon, hindi ako makapag-like o makapag-reply sa mga comment nyo. Pero binabasa ko yan. Tawang-tawa ako sa minsan sa mga comment yan. Meron yung nagsasabi na babilaukan na. Meron yung umiinom daw ng tubig. O biglang napaano, napatawa. Ganyan, tawang-tawa din ako sa inyo, te! Bakit kayo ganyan? At kung anong mga ginagawa nyo, yan, comment down below. Anyway, simulan na nga natin itong chikahan natin. Malaman na natin kung anong buhay mo, ng person mo, ano nangyayari sa inyo. Kung cross-watcher ka, alam mo na, pwedeng ikaw to, ha. Pwedeng hindi ito si Fire Sign. No, alam mo na. Kunin muna natin ang energy mo. Mm-hmm. At syempre, hindi ko naman makukuha talaga lahat ng energy ng tao sa mundo, Diyos me. Kaya, huwag ka mag-expect. Pwedeng hindi ka makarelate dito. Kinig-kinig ka na lang, ha. Para malaman mo yung chismis dun sa iba. The Hierophant. What's with the Hierophant? Iba sa inyo, pwedeng ikaw ay teacher. Pero hindi lahat. Or pwedeng may mga tinuturuan ka ngayon. Bata, matanda, ganon. Ganon ang energy mo. Pero anyway, nakikita na, ay, Ace of Cups, the Magician. Mahal mo yung person mo, ano? Marami ka na ituro sa kanyang aral. Oh, with the Ace of Wands, maaaring nakikita mo na gustong-gusto mo itong person na ito. Kahit pa hindi siya naliligo, di ba? Oh, anyway, okay lang yan. Hindi naman amoy ang ginugusto mo sa person na ito. Basta gusto mo siya. Okay? Kaya mo siya inaayos as a person kasi gusto mo siya. May pakialam ka sa kanya. Kung ano nangyayari sa kanya, may pakialam ka. Kaya, kung sabihin mo mang ganito gawin mo, ganyan. May mga advice kang mga binibigay dito sa persona ito kasi mahal mo siya. Sana all may minamahal. Eh, pero sana all pwedeng mahalin. Kasi yung iba makakati eh. Oo, mahaharot. Bawal mahalin kasi meron pang kadyugdyugang iba. May ganong energy eh. Pero anyway, with the Magician, hindi kita nakikita nagsasabi ng totoo dito sa person mo. Mahal mo, pero hindi mo masabing, I love you. Ay, taray. Ay, by the way, may naaamoy akong, ano ba to? Epicacent oil, or Vicks, basta eucalyptus. Okay, or candy na maanghang, ganyan. Alam mo na, kung ikaw ito, this could be your reading. Oh, anyway, sino itong person na ito na tinuturuan mo ng kung ano-ano? Ten of Pentacles. Uy, ang sakit. Ay, sabi ko na nga ba, masakit. Ay, aray, 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 aray. Te, alam ko na nangyayari. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng mahalin. Mahal mo yung person mo, pero bawal mahalin. Parang katol lang yan, te. Bawal singhutin. Dahil itong person mo, aray, 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 pwedeng pamilyado. Pwedeng may karelasyong iba. Pwedeng may kadyugdyugang iba. Tapos ikaw, nga. Anong gagawin natin? Alangan naman, di ba? Kahit bumuka ka doon sa harapan ng person mo, magtutuwad ka, magkukumembot ka, mag-otso-otso ka. Ipakita mo yung talent mo kung paano umikot yung leeg mo habang ano ano talent yung may paikot ng leeg, diba? May ganong talent yung nakanganga tapos umiikot yung leeg, ganon.
Oh, kahit ipakita mo yung talent mong gumanon ka, maaaring ang hirap kasi hindi pwedeng mali ng person mo dahil pwedeng may person na siyang iba. Aray! Ang sakit! Daig pa ito ng sakit pag ikaw ay nagkaregla! Aray! Anyway, ito pa pala may additional message, oh. Natatawa ako kasi hindi ko alam kung ito bang additional message na ito ay dito lumabas sa person mo or sa'yo. Pero dahil hindi siya nagpakita kanina, kung sa'yo man ito lumabas, ilalagay natin siya sa gitna. Okay? That means, ito ay para sa mutual energy. O, anong ibig sabihin nun? Possible na pareho kayo gusto ninyong magka-usap. Dalawa magka-message, magka-communication. Alam mo na. Okay? Dahil maaaring parte sa'yo, masaya kang kausap itong person na ito. Okay? Kahit ang hirap-hirap kasi ang hirap magpigil. Diba? Tapos yung person mo naman, nagmamahal din with the Queen of Cups. Mahal ka rin. Pareho kayo nagmamahal rin kayong dalawa. Hindi lang talaga pwedeng magjugjugan. Mahal kita pero hindi pwedeng jugjugin. Ang hirap eh. Ang hirap. At tapos, with the Strength card, nagmamatigas din naman yung person mo sa feelings niya, in fairness, ha. Mahal ka niya, pero kailangan niya rin magmatigas, te. Ah, and with the Nine of Swords, ang problema siya, nahirapan siya, kasi maaaring iba ang katabi niya, iba ang kajugyugan niya, pero ikaw ang gini-imagine niya! Gets mo? O, alam mo na, mag-post ka na sa ano, sa social media mo. Pakita mo yung talent mo doon. Para bigyan mo naman ng iisipin itong person mo, pagpapantasyahan, di ba? O, doon ka, mag-TikTok ka, i-post mo yung TikTok mo doon sa social media. Asarin mo yung person mo. Para lalo siyang manggigil. O, ay, di ba? Ay, alam, gusto ko yan. Oh, with the Tower and the Ten of Swords. So, talaga nasasaktan ng person mo. Oh, pero alamin natin yan mamaya. I-confirm natin mamaya. Oh, ano ang nasa isip ninyo dalawa ng person na ito? The Hermit. Ang ewa, Virgo Energy. So, pero ikaw naman. Ay, the Knight of Pentacles, the Empress, the Sun, in fairness naman sa'yo. Pwedeng ikaw... Medyo mature eh. Medyo mature yung pag-iisip ko sa... Ewan ko sa'yo. Mature mo na eh, pero may saltik ka pa rin. Nakikita natin, this is a soulmate connection. Ito na ang hirap. Hirap, soulmate. Yung iba, twin flame pa, no? With the Sun, maaaring iniisip mo, hindi kailangan ko maging masaya, kailangan ko maging positibo lang. Okay? With the Knight of Pentacles, gustong-gusto mo tong person na ito. Pero syempre, ang focus mo, sarili mo. Oo naman. Hindi naman pwedeng gusto mo siya, tapos ano, hindi ka na maliligo, siya na lang lagi iisipin mo. Ligo-ligo, te, pag may time! Anyway, advice ko yon. Ang ganda ng advice, maligo. Kasi yung iba, yun, wala naman akong boyfriend, wala naman akong girlfriend, kailangan ko pa maligo, lamig-lamig. Te, may coronavirus pa! Ano, love life lang ang dahilan kung ba't maliligo sa gabi? Siyempre, minsan pag may umubo, kailangan mo rin maligo. Baka ikin na ubuhan na, hindi mo pa alam. Diyos me. Ay, ang hirap ng buhay ngayon. with the Hermit, ang person mo, tago-tago ng feelings, te. Niisip niya, kailangan kong pigilan to. Kailangan ko talagang kip-kipin tong feelings na ito. Ang hirap, te. Ang hirap kasi yung person mo, hirap na hirap sa pagbibigil. Alamin pa natin, ano pa nasa isip niya. Oh, bukod sa kailangan niyang pigilin. Ay, 10 of Wands, ay 7 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. With the Four of Swords, oh. Ay, Death Card and the Four of Pentacles. Ang saklap, te. Kasi maaaring, pinipigilan niya ito, pero at the same time, apektado siya, te. Nasasaktan siya. Te, sabi ko sa'yo, pakita mo yung pusod mo sa social media. Asarin mo lang ng very light itong person mo, diba? Diba? Para alam mo yon.
para pareho kayong nasasaktan, para quits, 'di ba? Hindi pwedeng ikaw lang nasasaktan dito, 'di ba? Pero in fairness naman sa iyo, mas matino ka naman mag-isip sa person mo. Maaring ikaw pa ngayon nagsasabi sa kanya, mahal, pwedeng sinabi mo yung feelings mo ha, yung iba pwedeng sinabi yung feelings nila, mahal kita, pero bala ka sa buhay mo, hindi pwede, bawal, ganyan. Kasi pwedeng ikaw yung kahit papano, nakakaisip-isip ng, kasi ikaw yung nakikita ko nagtuturo sa kanya na, hindi, mali yung gagawin natin, ganyan, ganyan. And, mahal mo yung person mo, pero, hindi pwede, diba? And then yung person mo naman, hirap na hirap siya, nasasukuhan siya, stress na stress siya. Bakit kami dahal? Bakit ikaw pa ay meron kang talent? Diba? Ay, sayang yung talent mo. Gusto ko ma-experience yung talent na yan. O, diba? In fairness, alamin natin, ano namang emosyon ninyo sa isa't isa? Bukod sa mahal na mahal ninyo ang isa't isa, ano pang nararamdaman dito? Ito yung person mo talaga nasasaktan, ha? Ay, in fairness with the emperor, ikaw naman din, ang feelings mo naman din. Okay, ang nakikita natin dito, nagmamatigas. Concern ka sa person mo, pero nakikita natin nagmamatigas ka. Ikaw dito, sabi ko nga, ikaw ang nagtuturo na tama dito sa person na ito. Pag sinasabi mo, mali yan. Umayos ka. Okay? Nandito tayo sa earth. Alam mo, bawal yan. Sabunutan mo na yung person mo. Ano ba? Nakakai. Ikaw naman, masyado ka naman kasi din pakipot eh. Nakai-stress ka din eh. Salip na hindi na mumblema itong person na ito. Bakit ba? Diba? Alamin natin din sa person mo. Ano emosyon niya naman sa'yo? Ay! Four of cups! Hindi siya sigurado, te! Hindi niya sure kung mahal mo siya or whatsoever. Pero parang naramdaman niya, ay mahal yata ako nito taong to. Kasi may soulmate connection yung iba dito. Ramdam niya, te. Kahit hindi mo sabihin, I love you. Ganon. Ramdam niya, mahal mo siya. Pero parang hindi siya sure. Parang ano ba to? Pakiramdam ko, mahal niya ako. Pero pakiramdam ko, parang hindi. Diba? Hindi siya sure sa nararamdaman mo. Lalo na kung ganyan ka. Masyado kang mature magsalita sa kanya. Masyado mo sinasabi sa kanya kung ano dapat gagawin. Masyado mo siyang kinokorek. Ah, diba? Kung makaganyan ka naman, kala mo wala kang kasalanan sa earth. Alam mo, kung gagawa ka ng kasalanan, dito na lang sa person na ito. Ano ba? Dinidibon niyo talaga. Sorry naman. Alam mo, hindi talaga ako guidance. Hindi talaga ako tarot reader na mag-guide sa'yo. Tutulungan kitang mapunta sa impirno. Joke lang, ikaw naman. Ikaw naman. Anyway, ano na naman mangyayari in the near future for the both of you? Ano mangyayari in the near future for the both of you? Ay, the Eight of Cups. Siyempre, lumalayo ka. Kasi with the Ten of Wands, hindi ka naman pagkakawalan talaga ng person mo. Hindi ka pwedeng lumayo, mahal kita, inayupak ka. Bakit mo kasi ang pinapulipol sa'yo? Masyado ka kasing pogi, masyado ka maganda, diba, te? Kaya namamahal lang itong person, kaya siya nagmamahal sa'yo. In love na in love, hindi ka pakakawalan, te. Kahit with the Eight of Cups, pigilan mo, lumayo ka, hindi ka makakalayo, te. Hanggat hindi niya na-experience yung talent na yan, lalo ba naman kasi? Gusto ko yan, hinahabol, pinipigilang umalis, lumayo. Ayan, oh, with the Three of Pentacles and the Four of Wands, kailangan magkaroon tayo ng commitment. Ayusin ko lang itong buhay ko, yung pera ko, pero in the end, magkakaroon tayo ng commitment. Hindi ka pwedeng minahal lang kita, tapos lalayo ka. Ano to? Okay, gets? Yon. Hindi ka pakakawala ng person mo. Pero pwedeng, yung sa pagpaparamdam, hindi masyado ha, huwag ka mag-expect. Pero yung sabihin mong completely, matatanggal ka sa komunikasyon ninyo? Hindi. Hindi papayag ang person mo. Gagawa at gagawa siya para hindi ka completely mawala sa kanya. Kasi hudang pautangin kanya para lang meron kayong pinanghahawakan na pera na kahit pa paano may pag-uusap pa rin kayo dahil sa pera na yan.
Pero iba talaga ang gusto ng person mo. Yun yung huwag kang completely mawala sa taong to. Ang tangay ng person mo! Ang lande! Alamin natin, chikahin natin kung ano yung possible outcome nila. Oh, syempre gusto natin malaman. Ano ba mangyayari sa kanila ng person niya? Para malaman ko naman kung dapat ba akong mag-stay or kailangan ko na mag-let go. Yung taray mo, may paganyan-ganyan ka pa. Anyway, yung iba kasi takot na takot gumawa ng kasalanan. Alamin natin. Anong mangyayari sa kanila ng person niya? In the near future. Ay, parang may nagluluto ng itlog. This could be a reading kung ikaw to. Ano ba to? Itlog o hipon? Ano ba yan? Naubo. Okay, sorry about that. Naubo na ako eh, no? Anyway. Ay! 5 of 1s! May pag-aaway sa kanila. Sabi ko na nga ba? In the near future, may pag-aaway. Wala na lang kasi garudahan o with the 4 of cups. Ay, naku naman. I-grab mo na ang opportunity. Alam mo na yan. Oh, may pag-aaway sa kanila ng perso niya. Tapos, alamin natin. Next. Oh. Ay, 3 of swords. Ayan na nga ba sila. Ayan na nga ba sinasabi ko. Ano ba yan? Nyayayain mo na yung person mo sa sugo. Anyway, nililidimonyo talaga. Sorry naman. Naghihintay yung person mo, oh, with the hanged one. Oh, naghihintay person mo. Ngayon, in the near future, nakikita na tayong pag-aaway sa kanila ng person niya. Sakitan sa... Alam mo, sa totoo lang, relasyon nila, hindi na talaga sila masaya. Punong-puno na ng pataasan ng ego yan, te. Ay, at saka, tapos sumingit ka pa. Ikaw pa isaling ket-ket dito. O, alamin natin. After ng away, ano? Ay, hana, problema na sa relasyon with the 2 of cups and the 9 of swords. Problema. And last card. Dahil ikakaroon ng problema pag-aaway. Huwag mo nang ituloy. Walang iwalay ang nagaganap. With the 4 of wands, oh, ayan, no. Meron pa rin silang commitment, relasyon, at marriage na nangyayari dito, te. Back out na, back out. Matulog na lang tayo. Huwag na natin ituloy. Ano ba yan? Nag-expect pa man din ako na may ano dito. Wala pala, away lang. Away lang, tapos after ng away, wala. Lambingan na ulit, sila na ulit. Ang nakaka-straight yung person mo. Kung gusto niya makipag-relasyon sa'yo, makipag-hiwalay muna siya ganon. Pero dahil walang nangyayaring hiwalayan dito, bahala siya sa buhay niya. Iwan mo na, te. Maganap ka na ng bago. You must malaki. Okay, gets. I love you. Thank you for watching. And babush.